Nakatayo ngayon sa itaas ng mansyon ni Escobar ang tatlong babae. Nakatunghay sila sa mga magigiting na nilalang na nakipaglaban sa kanilang tabi at nagbigay sa kanila ng lakas at suporta upang matagumpayan ang digmaan laban sa buong puwersa ng kasamaan. Nagbubunyi ang lahat at sumisigaw ng kagalakan. Lumipad ang dalawang arkanghel at tumayo sila sa tabi ng tatlong babae. Labis-labis ang kanilang pasasalamat dahil nagawa ng tatlong babaeng ito na maipanalo ang isang mabigat na laban at maibalik ang kapayapaan sa buong daigdig. Kahanga-hanga talaga kayong tatlo. Hindi ako nagkamali sa pagpili sa inyo bilang mga sugo ng liwanag. Nakangising wika ni Miguel. Tagumpay nating lahat ito, Miguel. Hindi lamang kaming tatlo ang dapat makatanggap ng papuri. Saad naman ni Lena. Manong Miguel, ano ngayon ang mangyayari kay Maria? Saang mundo na siya nararapat na manatili ngayon? Sabat ni Gabriel. Alam ko na kung saan ako nararapat. Bagamat tapos na ang pakikipaglaban natin laban sa hari ng kadiliman, ay ramdam kong may mga bagay pa akong dapat gawin sa kalangitan. Hindi pa natutupad ang huling bahagi ng propesiya. Wika ni Maria. Tama, ikaw ang itinakda. Taglay mo ang kapangyarihan na magbubukas sa gininto ang tarangkahan. Alam kong naririnig mo na sa ngayon ang kanyang pagtawag. Kaya wag mo na siyang paghintayin pa. Bihira ang pagkakataong ito. Ang makita siya, makaharap at marinig ang kanyang tinig. Wika ni Miguel. Sige na, Maria. Naghihintay na sila sa'yo. Maluhaluhang saad ni Rosa na tumuro papaitaas. Hanggang sa muli nating pagkikita. Umiiyak na sambit naman ni Lena bago niya niyakap ng mahigpit si Maria. Ano ba kayo? Parang ilang taon naman ang itatagal ng ating paghihiwalay. Baka nga araw-araw akong bababa dito para kumustahin kayo. Nakangiti ngunit naluluhang tugon ni Maria. Umangat pa itaas ang tatlong arkanghel at kumaway pa sila sa lahat. Hanggang sa maging mga bolang liwanag na lamang ang kanilang anyo at mabilis na silang pumaitaas sa kalangitan. Palagay mo, hindi na kaya siya magiging pasaway doon? Wika ni Lena habang sila ay nakatingala ni Rosa. Duda ako dyan. Baka nga kinabukasan lang eh, pababain na siya dito sa lupa at hindi na siya muli pang tatanggapin sa langit. Biro naman ni Rosa, pero naroon pa rin ang kurot ng lungkot sa mga puso nila. Sa kalangitan na ngayon ang bagong tahanan ni Maria at hindi nila alam kung kailan siya bababa sa lupa upang makisalamuhang muli sa mga nilalang na tulad nila. Napukaw ang pansin nilang dalawa nang makarinig sila ng malakas na halakhak. Napatakbo silang dalawa upang dumungaw sa likuran ng mansyon kung saan nagmumula ang malakas na halakhak. Nakita nila ang hubot-hubad na si Escobar. Nakatingala ito sa kalangitan at buong lakas na nagsusumigaw kasunod ang malakas na pagtawa. Tuluyan ng pinanawan ng katinuan ang nahalal na presidente. At ngayon ay kumikilos na ang mga militar upang dakpin siya, sampu ng kanyang mga tauhan at mga alagad. Habang hawak na siya ng mga sundalo, ay patuloy pa rin ang pagsigaw nito. Siya daw ang hari at Panginoon ng buong mundo. Dapat daw na lumuhod sa paanan niya ang bawat tao. Magbabalik daw muli ang kanyang Panginoon at muli silang magsasanib.
Nagkatinginan na lamang sina Lena at Rosa bago sila sabay na napahagik-gik. Sa impyerno, gumagapang na ang hari ng kadiliman patungo sa kanyang trono. Nanuyot ang kanyang buong katawan at halos wala na siyang lakas pa para makatayo. Tinatawag niya ang ngalan ng kanyang prinsipe upang mahingan niya ito ng tulong. Lumantad naman ang prinsipe ng kadiliman, pero tumayo lamang ito sa harap niya at ngumisi na parabang nanunuya. "Oh, kumusta ang naging bakasyon mo sa daigdig, aking ama? Mukha yatang nagawa ka na namang patalisikin ng mga nilalang na naroon. Pabalik dito sa ating kaharian." Saad ng prinsipe ng kadiliman. "Hindi ko inaasahan na magiging isang bagong arkanghel pala ang itinakda. Nagawa niyang puksain ang aking negatibong presensya at enerhiya sa pagkampay lamang ng kanyang mga nagliliwanag na pakpak. Muli ay dinaya na naman nila ako dahil nakatanggap na naman sila ng tulong mula sa kanilang supremo." Tugon ng hari ng kadiliman. "Wala ka kasing kadala-dala, ama. Sinayang mo lamang ang iyong lakas at panahon." Wika ng prinsipe ng kadiliman bago ito naupo sa trono ng kanyang ama. "Kaya ngayon ay magbabago na ang pamunuan at pamamalakad dito sa ating mundo. Nailuklok na ang bagong mamumuno at ngayon ay ako na ang kikilalanin nilang Panginoon at kanilang bagong hari." Dagdag pa ng prinsipe ng kadiliman kasunod ang paghalakhak nito. "Tampalasan! Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang angkinin ang aking trono?" Ngit-ngit ng dating hari ng kadiliman. Sumenyas ang bagong hari at lumapit ang dalawang naglalakihang halimaw na may malalapad na mga pakpak at mahahabang sungay. Dinakma nila sa magkabilang braso ang dati nilang hari at kinaladkad na nila ito palayo sa dati nitong trono. "Ako ang dati niyong hari at ang nag-iisang Panginoon ninyo. Hindi niyo ito maaaring gawin sa akin." Sigaw ng dating hari ng kadiliman. "Noon yun, ama. Noon yun." Bulalas naman ang bagong hari bago nito ipatong ang kanyang binti sa patungan ng kamay sa trono ng kanyang ama. Sa kalangitan, masayang sinalubong ng mga anghel ang bago nilang kapatid. Nagpasalamat silang lahat dahil nagawa din silang pagalingin at bigyang lakas ni Maria. Nabuhay ang mga nasawing anghel dahil sa labanan at nagawa ding maitaboy ng kapangyarihan ng bagong arkanghel ang kanilang hindi maubos-ubos na mga kalaban. Napalingon si Maria sa dako kung saan naroon ang gininto ang tarangkahan. "Ngayong mas malinaw mo nang naririnig ang kanyang pagtawag. Panahon na upang tuparin mo ang iyong tadhana. Mukhang marami kayong pag-uusapan. Kaya sige na, Maria. Naghihintay na siya sa iyong pagdating sa kanyang kaharian." Wika ni Rafael. Napatango si Maria at lumakad na siya patungo sa gininto ang tarangkahan. Iniunat niya ang kanyang isang kamay at ito ay nagliwanag. Dahan-dahang nagbukas ang mataas na gininto ang tarangkahan upang magbigay daan sa bagong arkanghel. Ang kapangyarihan niya ang magbubukas sa gininto ang tarangkahan. Natupad na ang propesiya. Nakangiting sambit ni Miguel na maluha-luha ang mga mata. Lumingon pa si Maria sa mga arkanghel, ngumiti at bumulong ng pasasalamat. Isang kumpol ng makakapal at maputing ulap ang nilampasan ni Maria. At nang magawa na niyang marating ang kabilang panig nito, ay naluha siya sa labis na pagkamangha. Tanaw niya sa di kalayuan ng isang matingkad na bahaghari.
luntian ang buong paligid at napakalinaw ng tubig na dumadaloy sa mga ilog at batis. Dinig niya ang huni ng mga ibon at ramdam niya ang samyo ng presko at sariwang hangin na humahaplos sa kanyang pisngi. Nakaapak na siya ngayon sa tunay na paraiso, sa lugar ng walang hanggang liwanag at kapayapaan. Nakita din niya ang mga kaluluwang tinanggap sa paraiso at kasalukuyan nang nilalasap ang buhay na walang hanggan at walang pagdurusa. Habang siya ay naglalakad, ay namimilog din ang kanyang mga mata. Nang matuon ng pansin niya sa daang nilalakaran niya, purong ginto ito na kumikinang sa pagtama ng liwanag. Umangat ang kanyang paningin at nakita niya sa kanyang unahan ang isang mataas at paakyat na hagdanan na gawa rin sa purong ginto. At sa taas ng hagdanang yon ay naroon ang isang mataas at napakalaking palasyo. Inakyat niya ang gininto ang hagdanan hanggang sa marating na niya ang dulo nito. Nasa harapan na siya ngayon ng isang mataas na pintuan na agad ding nagbukas sa kanyang presensya. Lumitaw sa paningin niya ang isang mataas na persona na purong liwanag ang anyo. May hugis ito na wari sa isang tao, pero napakataas nito. Maligayang pagdating sa aking tahanan. Malalim ngunit napakabanayad na tinig ang bumati sa kanya. Kayo nga po ba yan? Ang nag-iisa at natatanging pa... Saad ni Maria na hindi na niya nagawang matapos pa nang muling magsalita ang hari ng lahat. Ako nga at wala nang iba. Narito ka ngayon dahil sa pagtugon mo sa aking paanyaya. Ngayon ay bibigyan kita ng isang gantimpala bilang kapalit ng iyong mga sakripisyo at bilang tugon ko na rin sa gabi-gabi mong hiling at dasal. Banayad na tinig ng maningning na persona. Narinig ni Maria ang mga mahihinang yabag sa kanyang likuran. At sa kanyang paglingon ay nakita niya ang isang lalaki at isang babae na sa tansya niya ay nasa kalagitnaan pa lamang ng kanilang edad. Nakasuot sila ng purong puting kasuotan at mababakas sa kanilang anyo ang kapanatagan at kaluwalhatian. Maria, ikaw nga ba ang aming Maria? Lumuluhang wika ng babae. Maria, ako ang iyong ama. Kami ang iyong mga magulang. Saad naman ang lalaki na hindi na rin mapigilan pa ang kanyang pagluha. Nakamaang si Maria at hindi lubos na makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang duda at walang pag-aalinlangan. Damang-dama niya ang paglukso ng kanyang dugo at ang kurot ng tuwa sa kanyang puso. Pero muli lamang pumihit ang kanyang ulo paharap sa mataas at maningning na persona. Akala ko po ba ay wala ng kalungkutan sa lugar na ito? Pero bakit ganito ang mga itsura nila ngayon? Seryosong sambit ni Maria, pero isang biro lamang ang punto niya. Dahil batid naman niyang mga luha yon ng labis na kagalakan. Natawa lang naman ang hari ng lahat sa kanya. Ganoon din ang kanyang ama at ina. Wala nang ibang nasambit pa si Maria. Hinawakan niya ang tig-isang kamay ng kanyang ama at ina at hinatak niya ang mga ito palapit sa kanya. Buong higpit niyang niyakap ang mga ito at dinama ang init ng kanilang panghungulila. May 7 araw ka upang manatili sa kanilang piling. Pero makalipas ang panahon na yon, ay kailangan mo ng lisani ng lugar na ito. Wika ng hari ng lahat.
Nagkatinginan ang mga magulang ni Maria at bakas sa kanilang anyo ang pagkadismaya. Pero pilit na lamang nilang inunawa ang pasya ng lumikha. May tungkulin ka pang gagampanan sa labas ng kahariang ito. Kaya naman hinihingi ko ang iyong pangunawa. Naway sapat na ang 7 araw na ibinigay ko upang makasama mo ang iyong mga minamahal. Wika ng hari ng lahat bago ito naglaho sa paningin ni Maria. Sa daigdig ng mga tao, pasikat na ang araw ng makalabas sina Mother Helen sa kumbento. Laking tuwa nila dahil muli na naman nilang nalampasan ang isang masalimuot na pagsubok. Pinagmasdan nila ang may kalumaang gusali na itinuturing nilang tahanan at namangha sila dahil nanatili pa rin itong matatag sa kabila ng mga pag-atake ng mga naglalakihang halimaw. Mother Helen, masayang tinig ng isang babae. Iginala ni Mother Helen ang kanyang paningin hanggang sa makita na niya ang isang batang madre na inakala niyang hindi na niya muli pang makakasama. Sister Brenda? Bulalas ng kagalakan ng matandang madre at sabay-sabay na nilang sinalubong si Sister Brenda. Sa kabilang dako, dahan-dahang humahakbang si Dibon patungo sa malaking pintuan. Nasa loob sila ngayon ng simbahan kung saan nagkublidi ng iba nilang mga kalugar habang sinasalanta ng mga halimaw at naiibang mga nilalang ang kanilang bayan. Sandali! Anong binabalak mong gawin? Wika ng isang Ginoo na puno pa rin ng takot at pangamba. Wala na pong ingay sa labas. Baka po wala na ang mga halimaw. Tugon ni Mika. Ano bang alam nyo ha? Baka nariyan pa sila at nag-aabang lamang. Nangangatal pang wika ng Ginoo. Pero nagpatuloy lamang si Devon. At sa pagbukas niya sa malaking pintuan ay pumasok sa loob ang liwanag na nagmumula sa pasikat na araw. Wala na nga sila, kuya. Wala nang mga halimaw at mga zombies. Nagbubunying wika ni Mika. Napatingala si Devon at pabulong niyang nasambit. Salamat sa inyong tatlo. At siya ay napangiti. Sa may rooftop ng isang ospital, hawak ni Angelina ang kamay ng batang iniligtas niya mula sa panganib. Nakatayo sila ngayon at nakatanaw sa pagsikat ng araw. Pansin niyang tila ba mas mabuti na ngayon ang lagay ng bata. Sa tingin pa nga niya ay para bang nawala na rin ang malubha nitong karamdaman dahil sa pagtama ng mga butil ng liwanag sa kanilang dalawa kanina. Wala na po ba talaga yung mga monsters? Usisa ng batang babae. Wala na. Nagbalik na sila kung saan sila nararapat. Tugon ni Angelina. Hindi na po ba sila babalik? Tanong pa ng bata. Hindi ko alam. Panahon na lamang ang makapagsasabi. Seryosong tugon ni Angelina bago ito tumingin sa kawalan. Sa isang gas station, naglulundag pa sa tuwa si Greg nang makalabas na sila sa convenience store. Malinis na ang kanilang paligid at nagbalik na ang katahimikan. Alam nilang nagawa ng 3 babae na mapagtagumpayan ang laban. At ngayon ay ligtas na ang sangkatauhan mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Nagbalik na rin ang malakas na signal sa kani-kanilang mga telepono. Kaya naman agad na nilang tinawagan ang kanilang mga mahal sa buhay upang kumustahin ang kanilang kalagayan. Hello kuya. Ano nang nangyari dyan?
Agad na katanungan ni Vince nang makontak na niya ang kanyang Kuya Romel. Nagtagumpay muli sila, Vince. Ang tatlong babaeng yun, sila ang nagligtas sa ating lahat. Masayang tinig ng kanyang kuya sa kabilang linya. Napalingon si Vince kay Nancy at nakita niya ang kasiyahan sa mukha ng kaibigan nilang dalaga. Dinig nilang lahat ang magandang balita dahil sa naka-loudspeaker ang cellphone niya. Nagyakapan silang tatlo bago sila humarap sa dako kung saan naroon ang pagsikat ng araw. Sa baryo naman nila Rosa, naging panatag na ang loob ng lahat nang makita nilang nagkakamalay na si Lola Sabina. Pagmulat ng matandang tagapaslang ay ang maluhaluhang mukha ni Helena ang una niyang nasilayan. Ano nang nangyari, apo? Nasa kabilang buhay na ba tayo? Saad ng matanda habang nagpupumilit itong makabangon. Umiling si Helena at ngumiti. Maayos na po ang lahat, Lola. Wala na ang mga halimaw. Nagawa po nila. Nagtagumpay muli ang pakikipaglaban ni Narosa. Tugon ng dalaga. Asya nga ba? Kung ganun ay magsikilos na kayo. Maraming tahanan ang nasira ng mga damuhong yun. Marami-rami pa tayong aasikasuhin. Wika ng matandang Sabina na parabang nagbalik ito sa kanyang dating lakas at sigla. Sa bayan ng Maharlika, matapos na ma-save ni Dr. Maximo ang lahat ng mga importanteng file sa isang flash drive, ay lumabas na siya sa silid na kinaroroonan niya. Diretso niyang tinungo ang isang elevator at pinindot niya ang buton nito paibaba. Bumaba siya sa pinakamalalim na palapag kung saan naroon ang bago niyang laboratorio. Pagtapat niya ng kanyang palad sa isang maliit na screen, ay bumukas ang metal na pintuan. Automatiko ding sumindi ang mga ilaw at maririnig ang tinig ng isang AI na bumabati sa kanyang pagdating. Nagsalita ang doktor at sinabi niyang buksan ang isa pang malaking pintuan patungo sa isang selyadong silid. Pagbukas ng pintuan ay pumasok na ang doktor. Makikita sa loob ng silid na ito ang dalawang chamber na naglalaman ng dalawang magkaibang nilalang pero pareho niyang nilikha. Tumayo ang doktor sa harap ng mga chamber at siya ay nagwika. Bigo ang mga ginawang hakbang ni Escobar. Kaya wala munang magaganap na pagbabago sa daigdig na ito. Pero kayong dalawa ang maghahatid ng pagbabagong yon. Kayo ang magsisilbing pundasyon ng lilikhain kong mundo. Pero hindi pa sa ngayon dahil limitado pa ang teknolohiya sa panahong ito. Matthew, Sabrina, mga anak ko, samahan niyo ako sa aking mahabang paglalakbay patungo sa hinaharap. Doon ko isa sa katuparan ng aking layunin at mithiin. Babaguhin ko ang mundong ito at wawakasan ko ang lipi ng mga hangal na tao. Wika ni Dr. Maximo bago ito lumakad patungo sa isa pang chamber na magsisilbing hibernation capsule niya na nakaprogramang magbukas paglipas ng eksaktong 85 taon sa hinaharap. Sa panahong maari na niyang simulan ang kanyang mga plano para baguhin ang mundo. Sa puok ng katatapos na digmaan, naglalakad na si Nalena at Rosa patungo sa kanilang mga kaibigan. Isang sundalo ang sumalubong sa kanila at nag-abot kay Rosa ng baunan nito ng tubig na yari sa metal. Baka nauuhaw ka. Heto ang tubig. Nakangiting wika ng sundalo na nakapako ang tingin kay Rosa. Uy, di ba ikaw si Romel? Yung brother ni Vince?
Bulalas ni Lena. Ako nga po, ma'am. Formal na tugon ng makisig na sundalo. Pasimpleng siniko ni Lena si Rosa sa tagiliran nito at sumenyas na abutin na ng kanyang kaibigan ng tubig na iniaalok ng sundalo. Di naman makaimik si Rosa at di nito maikubli ang pamumula ng kanyang pisngi. Sige. Maiwan ko na muna kayo dyan. Saad ni Lena na napahagik-gik pa ng mahina. Uy! San ka pupunta? Uy, Lena! Pagtawag ni Rosa na hindi na iniintindi pa ng kanyang kaibigan. Ginoong Damian, Mang Sebastian, ayos lang po ba kayo? Usisa ni Lena paglapit niya sa magkapatid. Ayos lang kami, senyorita. Parang ang bumata pa ng 10 taon ang aking pakiramdam. Nakangiting tugon ni Ginoong Damian. Sila ang tanungin mo, Binibini, dahil sila ang labis na nagulpe sa labanan. Saad ni Ginoong Sebastian habang nakaturo ito kina Vladimir at Sandro na parehong nakaupo lamang sa isang tabi at tulero. Sandro! Sigaw ng isang lalaki na pumukaw sa atensyon ni Sandro. Paglingon niya sa pinagmulan ng tinig ay mabilis siyang napatayo. Samuel! Buhay ka, Samuel! Masayang tinig ni Sandro nang makita niyang buhay at masigla ang kanyang kaibigan. Paglabas naman ni Margarita sa mansyon ay natanaw niya sina Samuel at Sandro na magkasama at masayang nag-uusap. Napangiti siya at malalim na napapaisip. Paano nga ba siya muling nabuhay? Ano nga ba ang mga nangyari makaraang magdilim ang mga paningin niya? Binuksan ng muli ng mga engkantado ang mga lagusan upang makabalik na sa kani-kanilang lupain ang lahat. Matapos ang masayang pamamaalam at lubos na pasasalamat sa bawat isa, ay nagsitawid na sa mga lagusan ang magkakaibang tribo. Sunod na nagsitawid ang mga naiibang nilalang na mula sa kabilang mundo. At panghuli ang hukbo ng mga engkantado dahil kailangan pa nilang hintayin ang kanilang hari. Kung mamarapatin mo, ay ibig ko na sanang ipasa sa pangangalaga mo ang kaharian at pamumuno sa ating mundo. Nakita naman ng lahat ng aking nasasakupan na ikaw ang nararapat na pumalit sa akin. Saad ni Haring Almiro. Natigilan si Lena at pinagmasdan niya ang mga sundalong engkantado sa likuran ng kanilang hari. Lahat ay nagpakita ng paggalang at pagkilala sa kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng simpleng pagyuko ng kanilang mga ulo. Napangiti si Lena bago nito nilingon si Ginoong Damian. Tumango lamang sa kanya ang matanda bilang pagsang-ayon sa kagustuhan ni Haring Almiro. Hayaan niyo po, mahal na hari, at pag-iisipan ko. Hindi po biro ang titulong tatanggapin ko. Malalaman niyo po ang aking pasya kapag alam kong handa na ako. Tugon ni Lena. Ngumiti lamang ang Haring Engkantado at tumango sa magigiting na mga tao at sa iba pang mga nilalang na nakasama niya sa digmaan. Nauna na siyang tumawid sa lagusan kasunod ang kanyang mga kawal. Nagkaharap naman muli si Leandro at Vladimir at naging madamdamin din ang kanilang pag-uusap ng masinsinan. Muling humingi ng tawad si Leandro sa nagawa ng kanyang angkan sa mga magulang ni Vladimir. Hindi na po natin mababago pa ang nakalipas, Tiyo Leandro. Ang mahalaga po ay kung papaano natin haharapin ang kasalukuyan. Sino ba ako para hindi magpatawad? Saad ng paring halimaw
bago nito kinamayan at niyakap ang kanyang tiyuhin. Patakbo namang lumapit si Sofia sa kanyang mga iniidolo. Ate Lena! Ate Rosa! Sigaw ng dalagita bago ito lumukso at yumakap sa dalawang babae. Ang husay niyo po talaga mga ate. Walang sinabi ang big boss ng mga kalaban sa inyo. Masayang tinig ni Sofia habang napapasuntok-suntok pa ito sa hangin. Darating din ang panahon mo, Sofia. Malay mo, ikaw ang pumalit sa Ate Rosa mo balang araw. Wika naman ni Lena at pasimple pa itong kumindat kay Rosa. Talaga po, pwede din akong maging kagaya nyo. Saad ng dalagita na namimilog ang mga mata. 10 taon ang lumipas. Tagaktak na ang pawis ng dalawang magkapatid na binata habang nakikipag-espadahan sila kay Rosa gamit ang mga espada na gawa sa patpat. Nasa itaas sila ngayon ng isang burol kung saan sila halos araw-araw na nagsasanay. Nahampas ni Rosa ang likod ng mas nakababatang binata at ito ay sumadsad sa maalikabok na lupa. Tila nagngalit naman ang anyo ng nakakatanda at gigil itong umatake ng buong lakas kay Rosa. Pero sa huli ay napabagsak din siya ng kanilang Ate Rosa. Ate Rosa naman eh, masyado mo namang sineseryoso ang laban. Maktol ng nakatatandang binata. Hoy Bugoy, kung hanggang ngayon ay lalampalampa ka pa rin, huwag mong asahan na ipagkakatiwala ko sa iyo ang itak. Sige, tumayo ka. Kayong dalawa ni Nonoy, hindi pa tapos ang ating ensayo. Singhal ni Rosa sa kanyang mga estudyante. Ate, ilang beses na ba naming sinabi sa iyo na hindi mo na dapat kaming tinatawag sa aming mga palayaw, lalo na sa harap ng mga barkada naming babae? Saad pa ni Bugoy na ang totoong ngalan ay si Antonio na nasa 18 taong gulang na ngayon. Oo nga naman po Ate Rosa, binata na kami. Sabat naman ni Nonoy na ang tunay na ngalan ay Gregorio na nasa 16 na taong gulang naman na sa ngayon. O siya, sige na. Antonio, Gregorio, sugod na. Kapag hindi niyo ako nagawang patamaan ng mga patpat niyo, hanggang sa paglubog ng araw, ay wala kayong hapunan. Nakangising sambit ni Rosa bago pumormang muli upang ipagpatuloy ang kanilang pag-iensayo. Iwinasiwas ni Antonio ang kanyang espadang patpat at di niya inaasahang mawawala sa konsentrasyon ng kanyang Ate Rosa. Tumama sa ulo ni Rosa ang patpat at ito ay nabali sa lakas ng paghataw ni Antonio. Pasensya na Ate Rosa, napalakas yata. Paghingi nito ng paumanhin kay Rosa. Pero nanatiling tuliro si Rosa na parabang may nararamdaman itong kakaiba sa paligid. Shh! Huwag kayong maingay. May nagmamasid sa atin. Halos pabulong na wika ni Rosa bago nito damputi ng kanyang itak. Natigilan at natahimik din ang dalawang binata. Pinatalas din nila ang kanilang pakiramdam. Pero hindi nila kayang maramdaman kung ano man ang tinutukoy ng kanilang Ate Rosa. Mabilis na binunot ni Rosa ang kanyang itak at iniumang niya ito sa isang puno. Kung sino ka man, mas mabuting magpakita ka na, kundi ay sasamain ka sa akin. Banta ni Rosa sa nilalang na hindi nila nakikita, pero amoy na amoy at damang-dama niya. Teka sandali lang, wala naman akong binabalak na masama, napag-utusan lamang ako.
saad ng isang nilalang na unti-unti nang lumilitaw sa paningin nila. "Isa ba yung nuno, Ate Rosa?" Usisa ni Gregorio. "Oo, at palagay ko ay matagal na siyang nagmamanman sa atin. Pero hindi pa natin alam ang dahilan." Tugon ni Rosa. "Pinababantayan lamang kayo ng aming reyna. Hindi lang naman ako ang nagmamasid sa inyo sa bawat araw. Marami kami at papalit-palit kami ng toka sa pagbabantay." Tugon ng nuno. Nadama ni Rosa ang isa pang kakaibang presensya na lumitaw sa di kalayuan. At narinig na lang niya ang isang pamilyar na tinig na ilang taon din niyang hindi narinig. "Tama na yan, Rosa. Alam mong nagsasabi naman siya ng katotohanan. Sumusunod lamang siya sa aking kautusan." Tinig ni Lena na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Isinuksok muli ni Rosa sa kaluban ang kanyang itak bago nito nilingon ang kinaroroonan ni Lena. "Tatlong taon na rin mula noong huli kang bumisita. Kamusta na ang reynang engkantada?" Nakangiting wika ni Rosa habang naglalakad siyang palapit kay Lena. "Heto, maganda pa rin. Parang ikaw." Tugon ni Lena at sinalubong na nito ang kanyang kaibigan at sila ay nagyakapan. "Kumusta po, Ate Lena?" Magalang na wika ni Antonio paglapit nila ni Gregorio. "Aba, ang lalaki nyo na pala ah. At mukhang hiyang sa inyong katawan ng araw-araw na pagsasanay." Tugon ni Lena sa dalawang binata. Matapos ang kanilang kamustahan, ay nagpaalam na ang magkapatid. Hinayaan nilang magkasarilinan muna ang kanilang Ate Rosa at Ate Lena. Naupo ang magkaibigan sa isang pahabang bato sa ilalim ng puno na nasa paanan na ng burol. At doon sila nagkwentuhan tungkol sa mga naging kaganapan sa buhay nila sa magkahiwalay nilang mga mundo sa nakalipas na mga panahon. "Mukhang hinahasa mo yata ng husto ang dalawa mong kapatid. Baka naman maging mas mahusay pa sila sa iyo sa hinaharap." Wika ni Lena. "Yun naman talaga ang nararapat, Lena. Dapat ay mahigitan pa nila ang kakayahan ko sa pakikipaglaban. Dahil sa yun sa mga huling habilin noon ni Lola Sabina, bago siya na mayapa. Alam niyang darating ang panahon na malalaman nilang magkapatid ang katotohanan. At tiyak na hahanapin nila ang tunay na sanhi sa biglaang pagkawala ng kanilang tunay na ina." Tugon ni Rosa. "Nasabi mo na ba sa kanila ang lihim na yan?" Usisa ni Lena. Umiling si Rosa at napalingon sa dako kung saan naroon ang kanilang tahanan. "Hindi pa ito ang tamang panahon. Kulang pa ang kakayahan at lakas nila. Hindi birong mga nilalang ang makakaharap nila pag nagkataon." Sagot ni Rosa. "Sa palagay mo, buhay pa kaya ang tunay nilang ina?" Katanungan pa ni Lena. "Maaaring oo, at maaari ring hindi. Ang totoo ay wala akong alam. Ganoon din si Lola. Mahirap mang himasok sa hidwaan ng mga nilalang na yon. Masyadong mahiwaga ang kanilang uri. At mas nakakatakot pa silang kalaban kumpara sa mga aswang dahil sa taglay nilang mahika." Tugon ni Rosa. Natahimik bigla si Lena at napasapo sa kanyang tiyan. Napuna ito ni Rosa at mariin niyang sinuyod ng tingin ng kanyang kaibigan. "Ilang buwan na ba yan?" Biglang usisa ni Rosa. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Painosenteng tugon ni Lena.
Di mo maililihim sa akin ang bagay na yan, Lena. Nakalimutan mo na bang isa ito sa abilidad ng aming angkan? Alam kong buntis ka. Naaamoy ko. Saad ni Rosa. Napangiti si Lena habang hinihimas niya ang kanyang tiyan. Magtatatlong buwan na. Tugon nito. Isa bang inkantado ang kanyang ama? O sisa ni Rosa? Umiling si Lena at tila mas lalo pang kinilig ang pagkakangiti. Eh sino? Tanong pang muli ni Rosa. Inilapit ni Lena ang kanyang bibig sa tenga ni Rosa at siya ay bumulong na parabang may ibang tao pang makakarinig sa sasabihin niya. Si Devon. Bulong niya bago siya humagik-gik. Ano? Yung dating kababata mong babae na nagpalit ng katawan at katauhan bilang isang lalaki? Bulalas ng pagkabigla ni Rosa. Paano yun nangyari? Dagdag pa niyang katanungan. Noong naghiwa-hiwalay na tayo matapos ang huli nating laban, bumisita muli ako sa lugar nila. Nasabi niya na hangga't alam niyang buhay pa ang doktor na tumutugis sa kanila, ay hindi siya mapapanatag at wala na daw siyang alam na lugar kung saan sila mananatiling ligtas. Kaya ayun, nung magpasya na akong manatili sa mundo ng mga inkanto, ay inaya ko na silang sumama at doon na manirahan. Hanggang sa alam mo na, nangyari na ang mga nangyari. Kwento ni Lena, kasunod ang paghagik-gik nito. Napamaang lamang si Rosa at hindi lubos na makapaniwala sa kanyang nalaman. Pero ano nga ba naman ang mali doon? Dating ang babae si Devon sa katauhan ni Andrea, pero naging isa na siyang ganap na lalaki ngayon. Maiba naman tayo. Pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyo. Maharot na tinig ni Lena. Anong tungkol sa akin? Sambit ni Rosa. Wala ka pa bang lalaking napupusuan? Yung magiging forever mo at magiging ama ng iyong magiging mga anak? Tanong ni Lena. Kailangan ba talagang ganito ang usapan? Sarkastikong tugon ni Rosa, pero halata ang pamumula ng kanyang buong mukha. Uy, ikaw kaya ang nauna, hindi ako. Ganti ni Lena. Tumunog ang cellphone ni Rosa na nasa kanyang bulsa at nang tignan niya ito ay nakita niya ang isang mensahe. Agad niyang binuksan ang mensahe at napangiti siya ng matamis. Nabasa din ito ni Lena dahil halos magkadikit na sila sa kanilang kinauupuan. Nakasaad sa mensahe ang pagbati ng isang lalaki kay Rosa ng magandang hapon at ang pang-uusisa nito kung nasa maayos bang kalagayan ngayon ng babaeng sinusuyo niya sa loob ng maraming taon. Lalong napangiti si Lena nang makita niya ang numero at pangalan ng lalaking nagpadala ng mensahe kay Rosa. Ano ka ba naman, Rosa? Aantayin mo pa bang pumuti ng pareho ang mga buhok niyo bago mo siya sagutin? Ano pa bang hahanapin mo kay Romel? Huwag ka nang magpakipot. Baka nakakalimutan mong lampas na sa kalendaryo ang edad mo. Panunuya pa ni Lena sa kanyang kaibigan. Napatulala na lamang si Rosa at napangiti. Ayaw man niyang aminin, ay ramdam na rin niyang marahil ay si Romel na nga ang itinakda ng tadhana para sa kanya. Biglang natahimik si Lena at naging balisa. Si Maria kaya, kailan kaya natin siyang muling makikita at makakasama? Malungkot na tinig ni Lena bago ito tumingala. Napatingala din si Rosa
at naging seryoso din ang kanyang anyo. May 5 taon na rin ang nakalipas mula noong huli tayong nagkasama-sama. Di ko namamalayan na ganoon na pala yun katagal. Saad ni Rosa. Isang sinag ng liwanag ang biglang gumuhit pa ibaba at sabay silang napatayo. Tinanaw nila ang itaas ng burol at laking tuwa nila nang makita nila doon si Maria. Nakangiti at halatang sabik nang mayakap silang muli. So ayon mga kasandata, nagtapos na ang mga misyon ng 3 sugo ng liwanag at marami na din ang mga nangyari sa kanila sa mapayapa nilang pamumuhay. Patunay lang na hinding-hindi magwawagi ang kasamaan sa kabutihan. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta at sumubaybay sa series natin na to. Sa mga may gusto po na magpatuloy ang series na to mga kasandata, comment lang po kayo sa comment section. Titignan po natin kung marami ang sasang-ayon o may gustong magpatuloy ang serye na ito. Kung sakali pong marami ang may gusto mga kasandata, yan po ay pamamagatan ni Sir Renzel Cariaga na Sais, Tres Angeles Legacy. Yan po ang magiging title ng susunod na serye mga kasandata. Comment lang po kayo sa may mga gusto. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa mga nakinig. Ako po si Mark. Hanggang sa susunod na mga kwento.